Mga kapatid, unang Sabado ng buwan at inaalay natin ang araw na ito sa karangalan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isa na namang engkwentro sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo dahil sa hindi siya, sa palagay nila, hindi na naman siya sumunod sa kanilang mga tradisyon at mga ritual sa kanilang kautusan. At sinabi ng ating Panginoon ng araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. At kung ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao, ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan niya. At sa ating unang pagbasa, ito yung narinig din natin na pinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya nga sinasabi niya, bakit ba kayo kailangang magpayabangan pa? Lahat naman ng bagay ay kaloob ng Diyos. Lahat ng tinatamasa natin ay kaloob ng Diyos. Kasama na doon yung ating pananampalataya. At yung pananampalataya natin, magpahanggang ngayon, ay bunga ng pagpapagal, bunga ng pagsasakripisyo, at bunga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ng mga apostol. At sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kami mga apostol, sabi niya, ay mga hangal, alang-alang kay Kristo. Naalala ko yung commercial ng isang kape, para kanino ka bumabangon? Pero kung babaguhin natin yung tanong, maganda rin siguro itanong para kanino ka nagpapakahangal. At ang isang tao willing na magpakahangal sa isang taong minamahal niya. Pag sinabi nating pagpapakahangal, o ang isang bagay ay pagpapakahangal, kung ito ay parang walang saysay, kung ito ay parang walang binubunga na maganda. Diba kapag ang isang tao nagmamahal ng lubos, kahit pa against diyan yung kanyang magulang, kahit pa tutol lahat ng kaibigan, kahit pa tutol lahat ng mga taong nasa paligid niya, ipagpapatuloy niya pa rin yan kahit parang walang saysay para dun sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Kasi pag tayo nagmamahal, willing tayo na tawaging hangal. Willing tayo na magpakahangal. Pero sa kaso ni San Pablo at ang mga apostol, willing silang magpakahangal alang-alang sa pagmamahal kay Kristo at alang-alang sa pananampalataya. At kung titingnan natin sa unang tingin, sa mata ng taong walang pananampalataya at paniniwala, yung ginawa naman talaga ni San Pablo at ng ibang mga apostol ay parang kahangalan. Bakit? Dahil noong mga panahon na yun, ginagalugad nila yung mga lugar, naglakbay sila ng malalayo para lang maipahayag ang salita ng Diyos, ang tungkol kay Kristo. Pero hindi lang yun. Dahil noong mga panahon na yun, sa kanilang pagpapahayag, sa kanilang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita, marami namang tumututol. Maraming hindi sumasang-ayon, maraming umuusig, karamihan nga sa kanila pinatay pa. Kaya kung titingnan natin, kung hindi natin gagamitin yung mata ng pananampalataya, kahangalan talaga. Wala talagang saysay, puro paghihirap lang. Pero sinabi din ni San Pablo sa unang pagbasa, kami hindi naging marunong para kayo ay magkaroon ng karunungan tungkol kay Kristo. At kung babalikan natin yung panahon ni San Pablo, at kung titingnan natin yung panahon natin ngayon, lahat ng meron sa pananampalataya natin ay dahil na rin sa kanila. So ibig sabihin, hindi talaga kahangalan. Hindi kahangalan ang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo.
hindi kahangalan ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanila, nagkaroon tayo ng karunungan. Pero ang nagiging problema, yung karunungan natin sa ating pananampalataya ay minsan sumusobra. Or at least, iniisip natin, minsan ang nagiging tendency, mas nagiging marunong pa tayo sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, itong-ito yung naging problema ng mga Pariseo. Ayan na naman, sinisita na naman ang ating Panginoon. Bakit kayo namimitas sa araw ng pamamahinga? Bakit nyo ginagawa ang pinagbabawal sa kautusan? Noong mga panahon kasi na yon, pag araw ng pamamahinga, bawal magtrabaho, syempre. At pag pumitas ka ng trigo, considered na yon na pag-aani. At ang pag-aani ay pagtatrabaho. So therefore, sila ay sumusuway sa utos sa pamamahinga. Pero ang di nila alam na ang kanilang pinagsasabihan ay ang mismong anak ng Diyos. Ang kanilang pinagsasabihan, ang kanilang sinisita ay mismong ang anak ng Diyos. At lumalabas dito na tinuturuan pa nila ang ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi lang yung mga Pariseo yung may ganong problema. Minsan tayo din may ganong problema. Dahil minsan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Diba minsan sa pagdarasal natin, imbis na hanapin natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin at tanggapin iyon, ang gusto natin, yung kalooban natin, yung sundin ng Diyos. Kapag ka, diba, minsan hindi natutupad yung ating panalangin, nagkakaroon tayo ng sama ng loob sa Diyos, nagagali tayo sa Diyos. Kasi para bagang ayaw ng Diyos mangyari kung ano yung gusto nating mangyari. Pero ang totoo niyan, hindi tayo makapagpakumbaba sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Nagiging marunong tayo kesa sa Diyos. At hindi lang naman yan, di ba? Sa mga tinuturo sa atin ng ating kapwa, sa mga tinuturo sa atin ng simbahan paminsan-minsan, may mga pagkakataon ayaw nating tanggapin. Dahil ang gusto lang nating tanggapin ay kung ano yung inaakala nating tama. And therefore, nagiging mas marunong tayo kesa sa ating kapwa. Mas nagiging marunong tayo kesa sa simbahan. At kung ganun, siguro yun yung maituturing natin na tunay na kahangalan. Ang hindi sumunod sa Diyos, ang hindi maging bukas sa ating kapwa at sa ating simbahan. Siguro yun ang tunay na kahangalan. Mga kapatid, binibigyan tayo ng halimbawa ng ating mahal na Birheng Maria. Huwag tayong matakot na sumunod sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot na sumunod sa ating pananampalataya. Dahil kung talagang tayo ay magiging masunurin, kung talagang pangangatawanan natin yung ating pananampalataya, kung talagang magpapakabuti tayo, kung talagang susundin natin yung utos ng Diyos, ay talagang magmumukha tayong hangal. Pero sa halimbawa ng ating mahal na Birheng Maria, parang ganun din, di ba? Biglang dumating yung anghel at nagsabing siya ay magbubuntis, maglilihi ng walang tatay. Parang kahangalan. Pero at the end, hindi naman talaga kahangalan. Dahil ang lahat ng yon para sa ikaliligtas ng lahat. Kaya huwag tayong matakot na sundin ang ating Panginoon. Huwag tayong matakot na sundin ang ating pananampalataya. Dahil ang tunay na kahangalan ay hindi yung pagsunod. Ang tunay na kahangalan ay yung hindi pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo sa ating pananampalataya.